So ayan po mga kababayan, nakita niyo po mga kababayan, no? Sobrang rupok na ng bahay at hindi na talaga nakayanan. Hinangin, tama? Hinangin, tapos bumigay na. So ayan na po, no? Talaga nakahiga niya, tila akala mo ay walang nakatira dyan, pero may tao at nandyan pa rin sila, nanatili pa rin nasa loob yung mga pamilya. Tao po! Tao po, magandang hapon! Magandang hapon po. Nanay, kumusta po kayo dyan? Ito no sir, kahit papano na sa kirapaling kami dito no, tumbang bahay. Ano po ang pangalan ni nanay? Arsenio Duayan po. Kailan lang po lumaya si tatay? Tagal na ma'am. Hindi po ma'am, dahil nung may nag-gusto rin po sa akin ma'am, kaya lang nung nagsawa na sa akin, sinuli na niya ako nung hindi na ako makakita. Matakot po ma'am. Po ha. Okay, 1, 2, 3, go! Wow, hawakin niyo po. Oh, yan yung hawak-hawak niyo. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kababayan. Ang bisitahin naman natin ngayon, bahay ni Nanay Arsenia na yung bulag po mga kababayan na iniwan ng kanyang mister. No, titingnan natin kung okay pa ba. No? At syempre, kumustahin natin si Nanay Arsenia. So, ayan po yung kanilang bahay. Hello, Nanay Arsenia. Kumusta, madam? Ito. Kayo, kumusta? Okay lang. Sobrang busy sa araw-araw. Kayo, kumusta po? Opo, talagang ganun ang buhay. Gagawa para may pagkain, para mabuhay. Kailangan dumiskarte, lumaban. Hindi na po kayo magugutom dahil meron na kayong mais. Ayun, no. Ang dami. Saan po galing yan, Nanay Arsenia? Tinudtod. Sino po nagtudtod? Yung kinakasama ko noon, madam. Kinakasama? Oo. Sino? Yung nagpa-uwi sa akin noon, madam. Nagbalikan kayo? Ha? Opo. Saan na ngayon? Nasa bahay niyo. Ha? Nasa bahay niya man. Nasa bahay? Saan bahay? Bahay niya? Bahay niyo? Bahay dito? Bahay niya man. Bahay po niya? Opo. Saan po yung bahay niya? Doon po sa bando. Sino pong kasama niyo po ngayon dito? Yung apo ko nag-sail. Nag-asawa na si Kulita. Yung babae? Opo. Hala, ang bata pa. Nag-asawa na, tapos yung lalaki po? Kinuha nila sa Bataan, madam. Kinuha sa Bataan? Sino po yung kumuha? Yung kamag-anak din namin. Bakit kinuha po? Nagtrabaho, madam. Ah, nagtrabaho doon. So doon nagtrabaho sa Bataan. Opo. So bali, sa makatuwid, nag-asawa na yung apo yung babae, tapos wala dito yung apo yung lalaki. Mag-isa kayo dito. Opo, yung apo kong... Ay, may maliit pa ano? Sumama rin sa lula niyang isa, dun sa bagyo. Oh, bali sa makatuwid, kayo na lang po talaga dito. At bumalik sa inyo yung dati yung kinakasama. Araw-araw po siya nandito? Hindi naman po. Pag may papatrabaho.
pag nandito lang siya, pag naghahatid sa inyo ng pagkain? Minsan-minsan lang naman po, bigyan ako pagkain. Pag magbigay ng pupusian ko na may... Kayo nag-aano? Nag-tatanggal? Ano bang tawag dyan? Pusi, madam. O, kayo nagpupusi? Opo. Yung mga kinukuha niya, yung mga natutudtod niya doon sa bukid, pinupusi niyo dito. Opo. Tapos binibenta, so nagkakaroon kayo ng... Bigas o porsyento. Kailan lang kayo nagbalikan, Nanay Arsenia? Kailan lang po? Mga isang taon na? Wala pa po. Wala pa, bago lang. O bakit daw iniwan ka niya? Siyempre, tatanungin mo yun, bakit iniwan mo ako? Siyempre, nasusul ng ate niya. Sabi niya, nasusulan siya ng ate niya. O bakit nagpasusul siya sa ate niya? Bakit ilang taon na ba yun? 12 years old, 13 years old, na dapat masusulan ng ate o kapitbahay o nanay? Kung minor, maari. Eh, Diyos ko mio, tumanda na sa mundong ito, nasusulan. So, ayan po mga kabayan, nakakalungkot kasi dating nilayasan o ibinalik sa pamilya si Nanay Arsenia dahil ganito na ngayong kalagayan. Tama po, Nanay Arsenia. Then, kung makita nyo po, talagang nakadapa na yung kanyang bahay din nung naabutan natin. Tapos, tamang-tama nung time na yun na nandoon siya sa loob ng bahay, no? Nakasama yung mga apo nung time na yun, no? Na tatlong apo niya, kailan nag-aasawa na. At yung isa ay nasa Bataan nagtatrabaho, tapos yung isa naman ay sinama din doon sa kabilang lula. So, sa mga katuwid, mga kabayan, ay nagbalikan sila doon sa... Nagbalik sa kanya, sa pamilya niya, ano? At ngayon, nagbalikan sila. So, nagiging katuwang siguro ni nanay ngayon sa araw-araw para merong makain tulad dito. Nangunguha yung kanya kinakasama doon sa bukid, nangunguha ng mais, no? And then, pinupusin ni nanay dito. Tapos, per kilo po kasi ang bintahan nito, mga kabayan. Ayan, marami-rami na po yan. So, ito yun, mga kabayan, yung... isa sa mga pabahay natin, no? Maraming salamat din sa naging sponsor dito. Na talaga hanggang ngayon, wala pa namang sira, ayos pa din. Kailang talagang maunawaan natin sa sitwasyon ni Nanay Arsenia kahit ganun pa man na hindi siya makakakita. Pero kahit papaano ay hindi naman ganun kakalat yung bahay, no? Nakikita pa rin natin na naglilinis pa rin si Nanay Arsenia dito. Sino pong naglilinis dito, Nanay Arsenia? Ako po, madam. Kayo na lang, kapakapa na lang po, Nanay Arsenia? Opo. Wala ba naglilinis sa inyo dito, nakamag-anak, o puntahan kayo minsan sa apo nyo, maglalaba, magwalis, maglinis? Wala po. Hindi na sila dumadalaw? Hindi. Nung isang araw ba dumalaw yung anak ko na sabi na rin. Ah, may dumalaw po sa inyo dito. Opo. Ah, kayo lang talaga naglilinis? Opo. Yung mister nyo nga eh. Yung kinakasama nyo? Doon sa bahay niya naman, madam, pag magkatid lang dito. Ay, talagang hindi. Ibig nyo sabihin nyo po, Nanay Arsenia, nagbalikan kayo, hindi tumira dito. Hindi po. May sarili po siyang bahay. Mayroon po. So, ayan po mga kabayan, no? Sabi ko nga kanina, understood natin na hindi masyadong nalinis dahil sa kalagayan ni Nanay Arsenia. Pero alam nyo po mga kabayan, nung unang pagkikita natin ni Nanay Arsenia, no, talagang kahit ganyan si Nanay Arsenia, talagang gumagawa iyan ng paraan. Tapos, naglalaba pa yung mga kabayan. Tama po, Nanay Arsenia? Naglalaba pa kayo, no, naglalabandera pa, at binibigyan siya. Talagang lumalaban si Nanay Arsenia nung time na yon. Kaya lang, ang masakit sa kanya ay may kanya-kanyang buhay na, yung kanyang mga anak, no? At ito siguro, kaya nagkataon, no? Kaya nagkaroon ng time o oras na kung bakit nagabalikan sila ng kanyang dating kinakasama, no? Na sana sobrang sakit yun, mga kabayan, na ito yung sasapitin mo, na mawalan ka ng tingin, na wala ka ng silbi, no? Na doon pa aalis o iwanan ka ng iyong mister na imbes na magiging katuwang mo sa buhay-buhay dahil ikaw nga ay nagiging PWD ka na, hindi ka na makakita, no? Agad na tutulong sa iyo o aakay sa iyo kundi yung mister mo o yung pamilya mo. Pero hindi ko alam kung bakit, no, na nagbalikan sila. Siguro, way na rin siguro yon para matulungan siya sa pang-araw-araw dahil yun nga sabi ni Nanay Arsenia, yung kanyang apo ay
nagkaroon na ng iba't ibang buhay. Okay, sige. E, pwede bang itour lang namin yung bahay nyo? Titingnan lang namin Nanay Arsenia? Opo. Okay. So, ayan po mga kabayan. Kahit may mga lagay-lagay dyan, okay naman. No? Yung lababo. Ito lang naman ang problema. Ayan, tinakpan pa rin nila dyan. Tanggalan, pinagpupusian. Ayan. Ayan, ayan. So, nilagay. Pwede kasi ito pang gatong. Diba? Pwede pang gatong. Tapos yung iba naman, bulak. No? Kasi siguro ginagawa nilang unan. Or binibinta din. Pag may bibili. Pag may bibili, madam. Ayan, pag madami. No? Kailangan madami. So, ayan po. Yun lang naman. At saka itong mais na nandito. Yan ang nakakalat dito. So, nandito kasi kami, Nanay Arsenia, kasi iniikot namin lahat ng napabahayan namin, kinukumusta namin yung bahay, no, kayo, kung umusta na, may nabago, may nag-improve, no, at yun nga, may balita din kayo sa aming bago na nagbalikan kayo doon sa mister nyo, at ito rin, meron din kaming balita sa inyo kasi kung sino yung pinakamalinis na bahay sa lahat ng napabahayan namin ay magkakaroon ng premyo, 5,000 and groceries. Challenge po yon sa lahat ng napabahayan ko na makakatanggap ng 5,000 at groceries po yon. Siyempre, isang set ng groceries natin. Kaya kung kakasa kayo, malay nyo po, kayo yung mananalo ng 5,000 plus groceries. So, syempre, hirap kayo sa kalagayan nyo na makalinis. Alam ko naman, kapa-kapa lang, dampot, kung ano lang, hindi mo talaga totally malinisan. So, syempre, gagawa kayo ng iksi na. Anong gagawin nyo? Tatawag kayo sa apo nyo na dati nakatira dito. No? Magpatulong kayo, magpalinis. Total, sila naman ang kasama nyo dati. Nung sila ay kailangan ng mag-aruga o tumulong sa kanila, nandiyan ka, no? Siguro naman pwedes lang bumisita dito para tulungan ka, mag-sanay pwersa sila para malinis at malay nyo isa kayo sa mapalad na kayo yung manalo na pinakamalinis na bahay sa lahat ng pinagawaan namin ng bahay. Para matuwa yung mga sponsors, kaya tinutor ko dahil humingi sa atin ng pabor yung ating mga sponsors na kumustahin natin yung mga napabahayan, kung kumusta sila, anong nabago, anong nawala, no, anong ni-improve nila. So, ito yon. Ito yung pagkakataon na para masilip din namin muli, no, at matingnan namin kung sino yung nagiging masinop, kung sino yung nag-alaga, inalagaan ng mabuti yung bahay nila na pinagkalob sa ating mga sponsors, no, dito natin makikita. Kasi siyempre, nung time na wala kang bahay, gusto mo magkabahay. Ngayon kung meron kang bahay, kung napabayaan mo, pag nasira, pag nabulok, o kundi back to zero na naman, eh wala nating maasahan, hindi na natin alam kung mapagbigyan tayo. No, hindi natin alam kung meron na naman tayong makasalubong o pupunta, no, at magpagawa ng bahay. Kaya ingatan, kasi suntok sa buwan yung mga ganitong biyaya na hindi natin kaano-ano na ni Arsenia na makapagbigay ng ganitong bahay. Pero yung bahay, yung mukhang bago pa din, no? Yun nga lang, syempre, gaya ng sinabi ko, hindi kayo makakakita, ay talagang hindi talaga totally malinis. Kasi kung nakakakita kayo, nako, I'm sure, lalo tong magmumukhang bago yung bahay nyo. Kasi masipag kayo eh, masipag kayo sa bukid, kahit ganyang kalagay yun, naglalaba kayo. O kumusta naman kay Nanay Arsenia? Ha, kumusta naman kayo na binalikan kayo ng mister nyo? So medyo nakaginhawa na kayo, para kaya pala parang bumata kayo. Hindi naman, madam. Ilang taon na po kayo? 60, madam. 60? Nagmumukha kayo ngayon ng 40 dahil binalikan kayo sa mister nyo. Ha, bumata kayo. Hindi kayo sinama doon sa apo nyo na may asawa? O dito na lang sila tumira? Ayun, para may kasama kayo? Tinakasan niya nga ako kahapon, madam. Bakit? Ewan ko, madam. Inutosan ko mag-ib. Tapos sabi niya, pupunta lang doon kay lola niyang isa, hindi na bumalik. Inutosan niyo na mag? Igib, madam. Mag-igib. Tapos, inigiban kayo? Hindi. Hindi na. Diyos ko, Mio.
Ito yung mahirap, mga kabayan. No, yung bang, kaya lagi kong sinasabi, yung mga lula, mga lolo, hindi na yan kailangan mag-alaga ng mga apo. Graduate na yan sila. May certification na yan sila. Sa katunayan, certification nila, yung nag-asawa kayo. Pero, wala namang ibang takbuhan kundi magtulungan yung pamilya. Pag nag-alaga ka ng mga apo nyo, make sure na yung mga magulang o yung mga lula at lolo na hindi nagugutuman na nakakakain sila. No, hindi biro yung mag-alaga ng apo. Although kasiyahan ng mga lola at lolo 'yon, pero meron kasing iba hindi naman lahat na nagpaalaga na ng apo, mag-alaga na lahat, sakripisyo, ikaw na magpakain, mag-alaga lahat-lahat. Yung tunay na mga magulang nakalimutan na. O katulad dito, grabeng sakripisyo ni Nanay Arsenia, and then ganitong panahon, dumating yung panahon na parang iiwan ka na lang. Hindi pa makaigib, hindi pa makalinis ng bahay. Samantalang nung time na nandito sila sa piling ng kanilang lula, pinapakain sila, inaalagaan sila, lahat-lahat ibigay. Kaya ang hirap, di ba? Ano pong nangyari? Anong balita na muntik nang masunog ang bahay nyo? Yung kan madam, nagluto si Budoy. Sinong Budoy? Yung maliit madam. O tapos? Iniwan niya yung kahoy na may apoy pa. O tapos, anong nangyari po? Nasunog yung kahoy doon sa, yung tinambak kong kahoy sa tabi niya, madam. Tapos lumayas. Nakahiga akong dito, pero nung naririnig ko na parang kung lumabas ako yun, nasusunog na pala yung... Saan ba na kahoy nasunog? Doon po sa labas. Yung mga kahoy lang na nakatambak doon sa gilid ng bahay niyo? Opo. Hindi talaga mismo yung hardy flex? Hindi po. Hindi? So, ayan po mga kabayan, no? Dito yung sainga nila. Ito yung delikado eh. Sainga nila, tapos merong kahoy sila. Nilalagay kasi yan dyan mga kabayan. Either basa, tapos binibilad nila para mausukan o matuyo habang nagsasaing dito, mainitan. So, ngayon nangyari, nagsaing dito yung maliit, no? Nagsaing dito yung maliit, light materials, may mga panggatong dyan. Tapos lumiyab yung apoy. Siyempre, kinain na ito nandito sa itaas. Kaya lumaki yung apoy, lumiyab. Inabot itong dito sa bubong. Kaya kinain. Namuntikan na nga mga kabayan. Delikado mga kabayan. Kita nyo po. Talagang nasunog na, nauling na siya. Oh. Itong parte na to. Delikado. As in. Paano na lang, no? Paano lang. Tapos ito ang sinasabi ko. Minsan nagagalit ako sa ganitong sitwasyon. Magpalaki ka ng mga apo mo. Then end of the day, no, nawala kang maasahan, magpalaki ka ng isang apo, dalawang apo, tatlong apo, o lahat ng apo, palakihin mo, pakainin mo, no? And then, pagdating ng panahon ganito, babalik mag-isa. At okay lang sana na mag-isa si Nanay Arsenia, yung nakakakita siya, nakakakilo siya, no? Pero hindi, kailangan niyang katuwang, kailangan niyang may kasama dito. Kahit malang doon sa tatlong magkakapatid, merong iisa na nandito, na nakapirmis, o dito titira, para maalalayan yung kanilang lula. Oh, 'di ba? Yun sana, yun yung sa akin. Nanay Arsenia, no. Munti ka na pala tayong masunog. Opo, dahil nung naramdaman ko na kuan po pa mainit na. Kinuha ko yung tubig na kuan pero naubos na yung tubig. Pero hindi na ako makatakbo. Paano kung nagkataon na Nanay Arsenia na wala kayong kapitbahay? Nagtawag-tawag na. Wala na. Maubos sa yung bahay natin. Matupok na. Okay, sige. Yun lang na ni Arsenia. Kung may kontak ka doon sa apo nyo, pakisabihan na may challenge si madam at maglinis dito, tulungan kayo. At babalik kami, titina namin kung sino yung talagang deserve na makatanggap ng 5,000 plus groceries natin. Sa ngayon, sige, bigyan kita ng pambili ng alam niyo po Nanay Arsenia. Ito po. Ayan. 1,000 po yan, Nanay Arsenia, ha? Salamat po, madam. Opo. Okay, Nanay Arsenia, dito na po kami, ha? Babalik na lang kami, magbalita na lang kami sa inyo. Bye-bye, bye-bye. Nanay Arsenia. Bye-bye po, madam. Bye-bye. Ingat po. Salamat po.